Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga rito sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro o Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang puon at makatarungan, sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siyayaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito, na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah.